Hi, good morning. Napagawiyatan dating nyo? Hindi, iniwasan lang yung traffic sa expressway. Ah. Sino dito? Mang Ben. Apo. Ilagay nyo na sa grahing kotse at pagkatapos sa isunod yung mga gamit sa likod, ha? Apo, senyorita. Oh, meron pa kayo kasama pa? Wala, ako lang. Ah, sige po. Darasen niyang, inayos nyo ba yung kwarto ko sa taas? Opo. Eh, gusto ko ninyo, ipaghahanda ko kayo ng merienda? Ah, hindi na, mamaya na. Oh, sige, kayo nang bahala dito. Oh, sige po. Sige. Senyorito, nakapaligo ka na ba niyan? Hindi na ako naligo, nagilamos lang ako. Ibang klase tubig niyo dito, parang mabigat, ay bumula ng sabon. Galing kasi sa ilalim ng lupa eh. Hindi gaya ng Maynila na wasa. Senyorito, mga ilang araw ho kayo manatili dito? Hindi ko pa alam, nanasenyang eh. Yung pelikula hong sino-shooting ho ninyo, matatapos na ho yun? Hindi pa. Kung ganon, hindi kayo abuti ng mga isang linggo dito, ano? Nana Senya, kadarating ko pa lang dito, tinatanong niyo na ako kung kailan ako uuwi. Hiyaan niyo muna akong magusot kayong kama ko bago niyo ako papag-isipin na bumalik sa Maynila. Nana Senya, pag may naganap sa akin, huwag yung sasabihin na dito ako. Kaya ako nagpunta dito para makapagtago ako. Salagay, hindi alam sa Maynila na nagpunta ka rito sa San Rafael. Hindi. Ba't yung sasabihin sa kanila, dinaistorbo ko. Kaya ako mabili itong bahay ito para makapagtago ako sa kanila eh. Senyorito, aayosin ko lang ho itong mga damit. Paplansahin ko itong mga gusot. Kita eh. Hindi ba, Ben? Oo. Kasi ay senyorito, kwento ng mga taga rito, may pagkamurit yung babae dyan sa kabila eh. Mana Senya, hindi lang palalabas yung tao, pinagbibintangan niya ng lokaloka. Yan nga ho, senyorito, pinagtataka namin eh. Kami dalawa ni Senya, kung paano nabubuhay yung babae niyan dyan sa bahay na yan. Babae? Oo. At nag-iisa lang ho siya dyan. Walang kasama, walang katulong. Ni hindi na niya nakikita ang nagsisimba o namamalingki. Talagay ko, senyorito, may sa aswang yan. Gabi na ako lumabas yan. Aswang? Babae? Maganda siguro yun. Hindi ka nagtatakot? Bakit naman ako matatakot? Kaya nga, senyorito, nagtatakay mo na taga rito. Nasa dami-dami ng bahay rito, kung bakit pa itong bahay na itong napili mong bilhin para bakasyonan. Nana Senya, bakit ang ibig nyo ba sabihin eh, may multo dito sa bahay ko? Wala naman. Kaya lang, itong bahay nyo, katabi ng bahay ni Aurora. Aurora? Hmm? Yung ba pangalan ng babae? Taba ho, Aurora. Taba si Senyorito, Aurora. Christine.
Ale, baka kayo umiiyak? At anong ginagawa niyo sa lugar na ganito? Pinahanap ko ang aking katipan. Kinuha siya sa akin. At nandito ako ngayon dahil dito kami nagtatagpo noon. Siguro mahal-mahal niya siya. Mahal naman. Miss, delikado sa ganitong lugar. Saan ho ba kayo nakadalat? Ihahatid ko na kayo. Napakabuti mo. Crispin, ikaw ha? Alam kong hindi mo ako matitiis. Babalikan mo ako. Crispin! Ali, nagkakamali mo kayo. Hindi mo ako sa Crispin. Wala akong iiwan ulit. Hindi mo ako sa Crispin. Wala akong iiwan ulit. Crispin! Ali, nagkakamali kayo. Kailangan kita, Crispin. Hindi ako sa Crispin! Wag! Senyorito, excuse me. May naghahanap po sa inyo. Sino daw siya? Martin daw po ang pangalan. Ano sinabi mo? Sinabi ko nandito kayo. Nandito naman ho kayo eh. Pambihira naman oh. Sige na. Opo. Bilib din naman ako sa'yo. Ang talas ang pang-amoy mo. Bobby, sa susunod na gagawa ka ng gimmick, pwede ba ipagpaalam mo naman sa akin nang hindi natatarantay mga tao sa Maynila? Paano mo naman nalaman na nandito ako? Bakit? Meron ka pa bang pwede itago sa akin? Magbihis ka. Babalik ka tayo sa Maynila. Martin, I don't think so. Bakit ka nag-walkout sa set? Yung director natin, galit na galit na sa'yo. Pati si Osa, muntik na mahospital. At yung producer natin, malapit na rin magkaroon ng nervous breakdown. And worst of it all, marami na ang negative publicity tungkol sa'yo, tungkol sa unprofessional behavior mo. And you expect me to run your career? Di ba sinabi ko sa'yo isang buwan pa na gusto ko magbakasyon? Hoy, Bobby. Kung hindi ka magtatrabaho, paano ka makaka-afford ng bahay na ganito? Okay, Bobby. Okay. You want to have a rest? You want to have a vacation? Okay, that's fine with me. But 3 days. 3 days lang ang bakasyon mo. Okay ba yun, Bobby? Hindi ko naman pwedeng paghintayin ang buong Maynila para sa'yo, Bobby. Maraming trabaho ang nabiting sa bigla mong pagbabakasyon. Parati nilang ako ang nag-a-adjust para sa ibang tao. Dapat siguro naman matuto sila mag-adjust para sa akin. Bobby, magkanong pera na bang inakit ko sa opisina mo, Martin? Magkanong pera na bang inakit ng mga pelikula ko? At ilang tao na ba pinayaman ko? Siguro naman it's about time na isipin ko sarili ko. Naintindihan mo, Martin? God damn it! Thank you.
senyorito, andito ng kape niyo. Thank you. Ah, nanasenya? Oo. Oh. Anong tao mo sa bulaklak na yun? Ang bango ah. Ah, dama de noche. Meron ba tayong tanong dito sa bahay? Ah, wala. Sa kabila lang. Sa kabilang bahay. Ah, manang? Oo, oh, ano yun? Bakit ba hindi lumalabas yung babaeng nakatira sa kabila? Eh, sabi nila, masira-sira na raw ang ulo niyan. Mula nang maulila siya. Eh, umiiwas na sa tao. Wala ba nag-aalaga sa kanya? Eh, hindi ho lahat ng tao eh. Kailangan alagaan ho eh. Eh, senyorito, pwede na ba ho akong matulog? Sige, nanasenyan. Magpahinga na ho kayo. Good night po. Salamat. Pasensya ka na kung nagulat kita. Narinig ko kasi yung boses mo. Akala ko kung ano. Sino ka? Akong nakabili ng bahay na to. Ikaw ba si Aurora? Paano mo akong nakilala? Naikwento ng mga tagapamahala ko sa bahay. Sabi nila sa akin, Aurora daw ang pangalan ng babae nakatira sa kabila. Hindi ko gustong gulatin ka, kaya lang. Nag-alala ako ng mandinig kong pag-iyak mo sa kwarto ko. Akala ko kung ano na nangyari. Matagal na kitang gusto makilala. Kaya lang hindi kita matsempuhan. Kaya na makita kita, sinamantala ko ng pagkakataon na makilala ka. Bakit mo ako gustong makilala? Masama ba makipagkilala sa'yo? Tagal nang walang bumibisita sa akin. Parati ka kasing nakakulong sa bahay. Sige. Babalik na ako sa bahay. Sandali lang. Saan?
Ano bang pangalan mo? Bobby Roberto Nolasco. Alam mo, noong araw, laging maingay ang bahay na to. Halos linggo-linggo, mayroong bumibisita rito. Meron pa mga lalaki na mula sa San Rafael na dumadayo para lamang makilala ko. Noon yun, pero hindi na ngayon. Nakalimutan na nila akong lahat. Ikaw, meron ka rin bang mga kaibigan na nakalimot na sa'yo? Yan ang problema eh. Sobra-sobrang daming nakikilala ko. Pero hindi ako sigurado kung kaibigan nga sila. Bakit? Anong bakit? Hindi mo ba alam kung sino ang iyong mga kaibigan? Marami nagsasabing kaibigan ko nga sila. Pero malay ko kung totoong sinasabi nila o ginagamit lang nila ako. Wala kang tiwala sa tao. Noong araw madali ako nagtiwala. Pero madali rin ako nasaktan. Okay. Sabi ko na nga ba? Bakit ba kung parating mo tinatanong? Iniwan ka niya. Pinasabi niya. Pero gusto kong isipin na akong umiwan sa kanya. Hindi mo siya mahal? Dahil mas mahal kong trabaho ko. Pinapili niya ako. Sabi ko sa kanya, hindi pa ako handa. Pag pumilit siya, hindi siya makapagantay. Kaya nagkata dito. Sa makatuwid, iniwan ka niya. At nagsisisi ka ngayon. Maski na magsisi ako, wala na akong magagawa para mabalik siya sa akin. Bakit nga pala umiiyak kanina? At parati mong tinatawag ang pangalang Crispin. Sino si Crispin Arora? Ito bang nasa larawan na to si Crispin? Bobby, parang pala wala naman tayong dalawa. Mga napag-iwanan. Marahil tama ang sinabi mo. Wala namang mangyayari sa atin kung magsisisi pa tayo at magtitiis. Mayroon nga aaring magbalik pa sa atin ang mga nawala na sa atin. Bakit pa ba kailangan natin mga nawala? Marami ng surprise ang darating. Malapit nang sumikat ang araw. Umuwi ka na. Kailangan na natin magpahinga. Magkikita pa naman tayo, di ba? Nasa sa'yo. Sige. Alis na ako. Thank you.
Magandang umaga. Senyorita niyo. Magandang umaga, Mang Martin. Ay, nasa taas po. Tulog pa. Tulog pa? Oo. Alas 11 na. Ano ito? Tanghalian? Hindi ho. Albo sa Laguya, Pinusal? Opo. Nakaugalian na namin mag-asawa ho eh. Hindi kami kakain hanggat hindi makapain yung awa namin. Ganda lang. Bakit ano ba ginawa niyo kung gabi niya? Eh, ayaw namin ho. Baka naman meron siya lang naman. Ah, wala po. Eh, nakasakasya ako para sa taso. Saan yung kwarto niyo? Nasa taso. Eh, delikado ho. Eh, ayaw magpapagising. Baka magali. Nanam, depende sa gigising sa kanya. Kailangan ko siya makausap, kailangan ko siya gisingin ngayon. Gising! Hoy! Hoy! Gising nga! Ano ba? Ano ba problema mo? O yan. Pasahin mo. Baka sabihin mo binubola pa kita. Mabuti ikaw na nagbabasa para malaman mo kung ano sinusunan sa'yo ng mga tao yun. Hindi na ako nakikipaglokohan sa'yo. Ang daming taong galit na kinompromiso mo sa Maynila dahil tumakas ka na walang abiso. Alam mo ba yun? Ang dami mong iniwang mga commitments nun. Hoy, Bobby, maraming bagong artista. Maraming bagong artista ang naghihintay lang ng pagkakatungkutulot ito para sulitin ka sa iyong trabaho. Eh di dapat magpasalamat sila sa akin dahil binigyan ko sila ng chance para sumikat. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Gusto mo ba talaga sirain ang iyong career? Career? Yung career na yan sumisira sa buhay ko. Kaya dapat alam mo siguro magkaroon ng konting balanse. Hoy, mabuti pa kaya tumayo ka na dyan at magbihis ka. Sasama ka sa akin sa Maynila, hindi. Anong Maynila? Anong mga pinagsasabi mo? Hoy, huwag mo ako makautos-utusan. Ikaw na sumunod sa utos ko. Anong utos? Kung ito mo, inisip ka lang. Masyado na yung tabi mo. O sige. Ano ang utos? Ipapalabas ka sana ko sa Martin. Yung babae ka sa kabilang bahay. Alam ko dyan kung magaling na ginagawa niya sa akin para i-protect my image. O sige. Susundin ko ang binagigawa mo sa akin. Pero oras na magkakaroon ng resulta. Sasama ka sa akin sa Maynila. Ikaw lang eh. Kung sumama ka sa akin sa Maynila ngayon, kahit anong mababae, kahit ang ibigay sa'yo, hindi naman ako interesado sa kahit na babae. Dito lang naman sa babae, ito ako interesado. Kaya nga eh! Gagawin ko na nga eh! Pag nagawa ko na yun, sasama ka sa akin sa Maynila. Okay? Tingnan natin. Kanina ka pa ba? Nagpunta ako sa bahay mo kanina pero hindi kita nakita. Pero, paano ko nakapanik? Sa kanilang? Huwag ka nang mausin sa ipang gabi. Ang mahalagay, nandirito ko ngayon. Mahalagay, samahan mo ako. Halika mo masamusan tayo. Sige. Hindi ko na siya napigilan. Kaya kung tama rin siya. Hindi ko na makaang pagpiligin tabi ako para sa kanya. Kaya naman pumili siya pumunta na kanya rin. Pinalang ako siya. Minahal mo ba ang bahay niya ng bago niya? Ang masakit na niya. Ang malamang kung gano'n siya ka-importante sa aking buhay.
Tulong siya ngayon. Pero ang dawang palatayo na hindi. Minsan lang ang ipamigay ang puso. At sa pagkakataon ito, iniayang si iba. At hindi na makakalang may balik pa. Bakit kiniunan mo? Inakaw sa akin sa kasama. Paano yun ang close sa atin ang ating Panginoon. At sa mga ito, kininimita ko na po paano ang ibig. Napakalipid ko yung sinasarili. Marami pa maaaring magmahasa. Papalag kasi ba lang. Hindi mo naitindihan, Papi. Kaya ako nagpunta dito. Kasi ako nagpunta. Nakakalaan ko ba? Dito ko na matatagpunan yun sa aking pagkita. Barbie. Hindi pa ako lubusan makikilala, Bobby. Paano ko pa makikilala ko? Masyado ko ma-relax ka siya. Dahil ko ako sa matikman ng kalamdag ng puso ko. Mula ng lunas. Sa papasok ng laso. Hindi ako nakikakot. Nasunod mo. Sisikat ng alam. Inuwi ka ng bali. Bakit ba kinakailangan magkaan ulit tayo itong dating ang mundo? Tulad ng sabi ko. Hiram lang ang panahon natin. Sige. Bumili ka na sa inyo. Umalis ka na. Bakit mo ba ako pinaglalagay ng kanilang? Ano bang klaseng relasyon to? Tatawagin mo ako kung kailan mo gusto. Pagkatapos papauwiin para abiso ako kung kailan mo ulit gusto makita. Paano kung minsan hanapin mo ako? Hindi mo na ako matagpuan. Hindi na naman ako matagpuan. Thank you.
I have big news for you. Kami sa damar ko, mukhang masing-masaya ka. Matis nga pala nagnat mo. Huwag mo intindi niyan. Ano ba yung good news na sinasabi mo? Ito, nakita ko ng pinahanap mo sa akin. Tungkol kay Aurora? Mabuti pa kaya, dito tayo mag-usap. May natuklasan ako. Tiyak na magugulat ka. Tara, kaya mo ba? Okay lang. Martin, talagang sigurado ako sa mga papalis ko. Bobby, paano ba naman ako magkakamali? Birth certificate ni Aurora Mojica yan. Ilang bang babae dito sa San Rafael ang may ganyang pangalan, ha? Paano mo nangyari yun? Napakasiguro ka bang kakilala mo nga si Aurora Mojica? Bakit naman ako magkakamali sa pangalan ng babae niyo? Kung yung isang Aurora Mojica ang kakilala mo, at ang Aurora Mojica ang nakarehistro ang may-ari ng bahay dyan sa Metapat, pwes, siya na nga ang nagmamay-ari dyan sa birth certificate niya. Pero ayon sa papeles ito, pinanganak si Aurora Mojica noong February 1980. Kaya nga ako nagtataka si Bobby eh. Yung gandang lalaki mong yan, ito ka ngayon. Ang kinalulukuha mong babae ay si 70 anyos na. Pero hindi ito Aurora na kilala ko. Siguro anak ko ako. Eh, paano ba naman siya magkakaroon ng anak o apo? Siya'y dalaga at walang katibayan o kasulatan kahit saan man na magsasabing siya'y ng anak. At lalo nang wala siyang kamag-anak na kapangalan niya. Naintindi mo ba ako? Bagay. Mura, bakit ba kailangan ko usapin pa yung babae dito? Hindi nyo ba nakikita kung ano nangyayari kay Bobby? Ha? Kailangan ko usapin natin yung babae para malaman natin kung ano man itong kagiluang pinasok ni Bobby. Sige, patok! Wala yan, tao dito. May tao dyan, tutok na tutok. Bakit ba parang takot na takot kayo? May aso ba dyan sa loob? Eh, ito takot. O katok! Sino kayo? Anong gusto mo? Magandang araw mo. Gusto lang sana mo namin matausap sa Aurora. Ako sa Aurora? Ano nga? At bakit? Kayo mo sa Aurora? Ako na. Kung wala na kayo yung sasabihin mo, umalis na siya. Privadong propiedad ang santin itong tuwan ninyo. Umalis na kayo sa lupa at lumalabag kayo sa batas. Mga simbang pwede. Punyet! Umalis na kayo! Pero... Sabi ko na siya. Ay, hindi ba diwala? Hindi ko. Ang ibig mo sabihin na ito na nagpakita mo sa Aurora. Ay, naku, Bobby. Hindi lang siya nagpakita sa amin. Binura pa kami. Teka po na, Martin. Bakit din pinuntahan si Aurora? Nang masiguro ko, ano man ang mga impormasyon na kuha ko tungkol sa kanya. Hoy, Martin, huwag mo akong lokohin. Hindi totoo yung sinasabi mo. Anong hindi totoo? Ba't di mo tanongin si Mang Ben? Kasama ko siya, nakita rin niya yung babae. Totoo po yan, Sudorito. Talagang, napakasabay ang itsura ng babae na babae dati. Siruanin! Puro ay siruanin! Ano bang? Bobby! 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 Hanggang kailan, guguluhin ang kalamunan ng mga lalaki. Hanggang kailan,
Kailan? Kailan? Ah! Uy! Lais mo na ba yung pinagagawa ko sa'yo? Bisabo, bisabo! Oh, kumusta ka siya? Kamusta ka? Nangiginig, nangiginig. Ha? Huwag mapatito ka po ko eh. Sige, bisal mo. Kailangan siguro tatawag tayo ng doktor! Mabuto ka, sige. Tumawag tayo ng doktor. Tatandaan ko pa lang pinagbantaan kita. Sinabi ko sa iyong laso na kapag kanitikman mo ang aking kalangkal, kapag naamoy mo ang aking halimuan, mapapahama ka. Aurora, huwag mo na akong iliwan. Kaya tigal kitang hinintay, Crispin. Hindi na kita iliwan. Sa buhay na walang hindi. Tama na. Sila sendiri na lang yung pitay ko sa mga patay natin inihintay. Bakit mo kaya tayo nagkasika? Ako si Gabi ang lawa. Ikaw si Gabi sa panayap. Ngunit ikaw si Crispin. Hindi mo na ba naaalala? Dito sa San Rafael, para sa Manila. Para pa ka sa Manila. Naghintay ako, Crispin. Mga balitaan ko na ayaw sila sa kanya na sa dente. Naghintay ko yun ako, Crispin. Kahit na malamig pa salin-salin ang iyong kaluluwa sa iba't ibang tao. Alam kong dalating ang mga tao. Ibabalik ka sa akin. Dahil alam mo, nangyayari ako sa iyo. Ako si Crispin. At magwawakas na rin ang paghihintay natin magkasama. Hinintay kita, Crispin. At namuli tayo ng kita. Alam kong hindi mo na ako ulit iiwan. Magkikisama ka rin tayo dito. Kung gano'n ka rin. Please,
pasión que viene a la corrupción a casa de la nada en mi visa. Yo le agarré de yo. Alam kong isusunan dyan, Kaspar. Hindi ka sarado kasi.
sa oras na binurag nyo lahat ng barong-barong dito, sabihin mo sa aming dito niya na, subukin na rin mo sa aming lahat ko kundi sa mga kagohan. Tama! Ano ba? Eh, paano nga natin mabibenta yun? May 1,000 pamilyang package deal. Mga poor. Papako! Mga poor na maintimitay. Olga? Yes, my ever dearest one and only? Ano tong sinasabi sa akin ni Monique na nagkagulo na naman raw kanina sa squatters? Ah, really? Ever-loving most true? Ganyan naman po talaga mga poor tito eh. Kung walang gulo, sad sila. Type nga nila yung maraming bakbakan tulad ng pelikula ni Ronnie po. No, nakita ko nga sila eh. Galit na galit nga ang mga tao. Pati sa akin, nagalit. What could we possibly do naman, my dearest darling stepdaughter? Jesus, tama na yung pabirbir nila. Tama na yung pakipera. Alam kong meron kang pinapakuluhan ka. Whatever gave you that idea, may greatest love somewhere in time? Kilala kita, Olga. Hindi ko na uulitin ito. Ayoko pinapakialaman nyo ang mga squatters sa lupang nyo. Hayaan na natin ang korte ang magdesisyon sa bagay nila. Pero Tito, alam naman natin, kapag ida natin sa korte, abutin tayo ng taon, what for? Pag-iba na natin. Eh, ba't ka naman nag-apura? At saka bakit ka nakikialam? Ha? Hindi naman kita kaano-ano. Pamangking ka na dito, pangalawa kong kasama. Sampid ka lang dito, hindi ba? Ha? Concerned lang naman yung Papa, Divine Great One. Masasasa ka magagalit sa atin ang mga Buddhist. Okay, yung concern nyo, ibalik nyo na lang sa iba. Ayokong makasagupa ang mga squatters na yun. Mahirap na yung maraming kaawad. Naintindihan nyo? Kamusta na ba rin ng kabuti? Abo! Kita mo na! Huwag na lang, dumating ako, hindi mo abot mo kasang payan niyan. Eh, ang panakpanda mo kasi eh. Dapat talaga, malayan ka ng isang katulad ng taas at wapong katulad. Kapag ng mukha mo, sinasasabi mo na lahat yan! Kapag tayo sinasabi! Siyempre, ano naman to? Ano pa? Kung hindi yung pabalik mong hatod na matabat mo ang haba. Hoy, apot to nyo ha. Sukat-sukat na ako dito sa hatod na to ha. Ayoko na yan. Sa'yo na. Ayoko yan. Ayoko na yan. Dali ako. Kuhabot ka lang yan. Di ako magpapabot ka mga sinapay ko sa'yo. Dali ako. Ate naman. Ikaw na ka rin may regaluhan. Ang daming pangakal. Che, tumayimik ka dyan. Hindi ba ikaw itong nagpapakamusok sa lahat ng dalang-dala ni Tonyo? O kaya magpaligaw? Pasensya ka na, Tonyo. Alam mo yung ate. Nagpapahard to get. O ano naman kami ng beautiful bigla pa guys mo dyan? Tsaka hindi ko talaga makikindihan. Pogi na nga. At nakatakit ko naman. Tsaka sa pagkakaalam ko, ako lang tatay ka lumiligaw sa'yo. Hoy! Kung ikaw lang at katulad mo lang ang papatulad ko, huwag na lang ano, mapapakamulok na lang ako. Someday, ang ba na make it dyan now? Pag-jetjet yata itong beauty ko. Pag-jetjet yata ito. Hoy! Hanap talaga yung mitsunan ng babae ito. Aminin mo na sa sarili mo. Napag-jeep ka lang. Saka, kung sakasakaling maligaw ka dyan sa Makati, Chima, yung box mo. At least, Makati girl ako. Hindi ko tungo. Ano ko? Mahirap na nga ako eh. Mamamatay pa akong poor. Hoy! Alis ka kayo dyan! Sasaga sa ako kayo eh! Ah! Bisip! Alam mo kung sumukat ng pati nila. Uy, pala. Kung sakasakali man, yun ang tito na lalaki na kapatingan ko. Hoy, mahiyakan nga sa sarili mo. Pamaya dyan, maamay-amay ka na sa buhay, titipit ka ng tawas. Gago! Gana ka rin. Hoy, magkina ngayon. Break na tayo. Hoy, baka kita kung pa-break na kung ba tayo? Hindi na nga eh.
Hindi na tayo kailangan maton. Ikaw, ikaw yung home yung home. Bias. Bakit ito? Medyo minamalas lang tayo ngayon. Papa, paunod-unod na tayo sa umutang. Mag-babe pa kayo parang wala nangyayari. Si Ate Olga, magkano pag ginagastos niyan araw-araw? Buwan-buwan. Pag pumasok tayo sa loob ng department store, hindi titigil hanggat hindi traktak ang pamilya. Muli, bakit palagi na lang si Olga ang sinasasin? I told you before, I love that woman. Papa, mahal niya ba kayo o yung pera? Gusto mapunta. Eh,
talaga ang kwarto mo. Naku, ang aga-aga mo nagpapatawa. Hindi, gumam ka na at kanina pa nag-iintay sa breakfast table ang papa mo. Muling! Tinaupo ko muling! Hintayin ang pangalan ko, ano? Magandang gising ng anak ko. Tinawag niya akong anak. Kung gano'n, siya ang aking daddy. Nagpapatawa. Alin ka natin makapagaling sa lahat. Magandang umaga sa'yo, sa'yo, sa'yo. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang aking gising ng aking daddy. So you're the mother. Tunay, tinawag niya akong mother. Mother. Ano bang beso-beso? Baso? Ayaan ang baso. Kami din ako natukod gabi sa beta. Beso. Kiss. Ah, kiss-kiss na naman pala. Sabihin, hindi mo na kilala si RJ. Ah, si RJ po nga pala. Ano ba? Ito mo. Nakalimutan mo na ba? Yeah.
kayo ang barko na ang sinakyan ko na lumubog bago ko nakarating dito at pagkakaitan ako sa 20 pating bago ko nakaahon sa dalampasigan. Tapos unahan ninyo ako sa paninuhin. Pwede sa akin yan! Anong sa palagay mo ginagawa ko? Nagpapatawa! Alam mo bang namatay ang aking lahat ng mga asawa? Pati na ang mga tatlong pong anak kong panganay. Natabunan ng lupa dahil sa kakaho ka lang dito. Para sa kong panikto. Pagkatapos hindi ako makalakas ng hel. Kilos mo, ah. Hindi ko malaman kung may amnesia ka o kung nasisiraan ka na ng bait. Baka mabuti, magpakita ka kay Dr. Carlos, yung spesyalista sa utak. Huwag na, Daddy. Bigyan niyo na lang ako ng pang-shopping. Shopping? Shopping? May diferensya yung utak mo. Patingnan mo muna. Hindi, Daddy. Wala naman diferensya ang utak ko, eh. Tsaka kung sakasakali mang may sakit man ako eh, salang naman pwede magpakalim sa akin eh. Ano? Bigyan niyo ako ng pera, pang shopping. At magkano naman ang kailangan mo, dearest darling stepdaughter? Fifty. Pesos. Tapwe! 50 pesos? Anong bibilin mo? Sampoy? Oo. Bigyan mo yan ng 50,000. Aha. 50,000? Pesos? Hindi ka nabibilin. At bakit naman kami magbibiro? No? Sarap-sarap ang shopping, no? Kaya mo gagawin. Araw-araw. Talaga, sige.
kayo sumunod. Ay, prospekto. Ayun ba? Oo, kaya tra, tra. Munik! Alis na, long time no see. Ang ganda-ganda mo ngayon. Kilala mo ko. Oo, kilala mo ko. Tagawa ko ba? Kinap ko. Kinap? Kinap. Sino kinikidnap mo? Kaya ikaw, kinap sa English hostage. Ako? Oo. Ganito na lang ako. Ano yun? Sige, pasok. Pasok ka. Apulit mo! Nagambang! Sige! Saan ka napunta yun? Sige ba? Tara! Ginagawa niyo dito sa jeep ko. Asa yung sasakyan niyo? Oo nga pala. Eh, kasi alam mo, kinikita pa ko ng mga tao eh. Kaya dito muna ako. Pwede ba ang pagsakay dito? Pwede ba? Oo. Alin ka na sa kanya. Sino ba ako makikita sa inyo? Eh, hindi ko nga kilala eh. Pare, wala ka ba nakikitang tumatakbong jeep? Yung maganda, naka-violet? Yung medyo kulot? Jeep? Sik-sik wala. Pero yung sik, ang dami nagkaalat dyan. Eh, sino yung kasama mo dyan? Ah, ito. Sota ako. Watchboot ko. Eh, kakasagot ko lang nasa kanya eh. Sota mo to. Oo. Oh, sota ko to. Sabot nga, sabot. Sika, pakita mo nga sa kanya na mag-sota tayo. Bigyan mo ako lumagalap ang kahalig dyan. Sige lang. Sasabihin mo dyan. Sige lang. Hindi lang. Nakatuko tayo ang tatatado ng help na ngayon. Hindi lang pala. Sige na. Ah, boss, ah. Ano ba gusto nyo? Ah, lips? Oo, basta sample lang, sample. Sige na. Ako ha? Bakasin pa ako, hindi ka pa naliligo. Uy, hindi ko na kahapon ha. Sige na. Hindi mo ba rin? Alam ko na mga crush ko sa ako. Isa pa pare, isa pa. Yung mas masarap, mas masarap. Ako na mag-inaw, Alex. Sinasamit mo na ako dyan. Sisa na kayo. Medyo may ayaw ito, sweetheart ko eh. Pero okay pa. Kago! Anong matay? Kasi hindi na makatips eh. Kung makataas yung puntahe ko eh. Baka dito pa ako sumabong. Eh naku pare, lahat na. Baka dyan ka bang magalat? Sige, sama lang kami lima ha. Dahil pa. Baby. Tarantado ka talaga kahit na kailan. Ako na nga sumagib sa iyo. Ako pang tarantado. Tama na! Pare, sinabi ko naman sa inyo, balis na kayo eh. Baka malasin pa yung jeep. Bilib ako ha. Tara. Magmula ngayon, hindi ka lalabas ng bahay na walang kasamang bodyguards. Bodyguard? Bakit hindi makailangan pa kong bodyguard? Malapit ka lang makidnap at mapatay ng mga squatter. Malapit ka lang pasabugin ng granada tapos tatanungin mo kung bakit. May blood, sweat, and tears? Ayan na si Gaspar, ha? Ay, Gaspar, ha? Sundin niyo ang iniutos ng inyong senyor. Bukas na bukas, ibuldoser niyo lahat ng mga bahay sa squatter area. Pero Don Benancio, bakit mo naman kailangan pa ipabuhat? Bakit mo naman ako tinatawag na Don Benancio? I'm your father, guard, damn it! Yes, Daddy. Pero kung na naman kayo ma-high blood, bakit naman kailangan pa ipabuldoser naman? Lugar ng mga squatter. Pagkatapos ng ginawa nila sa iyo, ipagtatanggol mo pa sila. You're doing that for your own good, my darling stepdaughter. Pero pag ginawa niyang ipabuldoser yun, paano naman kami sa kami titirahan? Paano naman sila?
pa nag-utos sa kanila magtayo ng bahay doon? Ang kanya mga argumento! Bukas na bukas, ayokong makita ang kahit na isang barong-barong na nakatayo sa lugar na yon. Naintindihan mo? Sa sulit doon, Don Benazio. Very good. Wala kayong karapatan sa inyo yun sa palagyon ay pag-aari ng aking asawa. Yan ang isaksak niyo sa inyong mga kukote. Pero ang hinihingi namin ay konti-konsiderasyon lang. Legit na lang kung taon na kami nakatira doon, ha? O, ano ngayon? Ha? Bakit? Gusto niyo lang akinin? Kalabog talaga ito, kalabog siya. Pogi, ang pangit mo naman ang pao pa ng hininga mo. Hoy! Hindi patapos sa hukuma ng sabihin ito, ha? Kapag hindi kayo umalis sa lupang yun, susunugin namin lahat ng mga bahay ninyo. Tignan ko lang kung hindi kayo maging mga litson! Ay! Tumahimik kayo! Kaya, hindi kayo nagsiwi! Hindi ako mapagmumukha niyo! Subukan na! Maging pinangat yan! Sige! Huwag ka lang makialam sa labas, ha? Pero Daddy, kailangan nila ang beauty ko! Ihawag ka lang! Sandali lang! Sandali lang! Punong pili kayo! Sandali lang! Ay, pinasyo! Sandali ko! Kapag mabukubi! Bitawan mo yun! Sino ka ba? Pinasyo! Mahawag ka mga nasa! Pagkakaroon ka ba? Tanungin namin po isang malaking puti na loob, pagbibigyan niyo po kami ng konting palungkit. Pagkatapos ang ginawa niyo sa kanya? Ay, ma'am. You can't allow this to happen. Naku, shut up you. But Daddy, Don Benazio. Daddy, Don Benazio. Tawa ka naman sa kanila. Hindi naman naman ang itsura ng mga tao niyan. Magkaroon ka naman ang konsiderasyon. Tawa ka naman sa kanila. Sige. Bibigyan ko kayo ng tatlong buwang palugit. Tatlong buwan para maghanap ng malilipatan ninyo. Naiintindihan nyo? Kapag
maghapon o yung, di ba, masarap matulog sa gabi, yan ang biyaya ng kahirapan. Mayaman, hindi makatulog sa sobrang dami ng pera nila, hindi nila malaman kung saan nila isasaksak. Ang dami mo naman sermon eh. Balik mo na lang ako sa dati. Tawin mo na lang ako mahirap. Pag-iisipan ko muna. Dapat magkaroon ka ng leksyon. Ay, salamat. Ay! Sinasta ang sarili niya! Oh, ipalagay na natin na type ka ni Monique. Tanggapin ka kaya ni Don Binancho ni Doña Olga. Baka gawin kang tagalinis ng kubeta. Hoy! Ang tipong ito, hindi pang kubeta to ha. Pang-condominium to at pag-remedious bench pa, hoy! Git ka lang! Yabang talaga ang kapring to. Bebo, bayaran mo na sandali yung soft drinks ha. Bakit? Eh, maliligo na ako. Tatanggal lang ako kaliskis tsaka mag-iskoba akong kilikili. Saan ka pupunta? Paporma ako si Monique ngayon, Gabi. Hindi pa kasi alam yan eh, bata ka pa. Alam, may kasabihan sa buhay na strike when the iron is hot. Ang ibig sabihin nun, pag nakita mo ng medyo atak na atama sa iyong babae, bring ka agad. Ang yabang dalagang kapring to. Hoy, kung gusto mo sumama ka pa sa akin para nakita mo si Monique na sumurrender at may misyo sa harap ko yun. Saan ka ba? Nakakaguran ka naman eh. Wala no. Napapahangin-hangin lang ako. Kasi, ang init eh. Sasabayan ka na. Sige. Monique? Yes? Napakaganda mo ngayon. Napakaganda yan eh. Napakasarap mo. Sarap ano? Napakasarap mo. Yung pang-dead na dead sa'yo, umabato sa iba. Ay, mas luma. Take a hat. Balibu. Balibu. Ay, kung pag-ano ako sa'yo, wala ako at ang babae. Pwede. Palabay sa kanya rito. Makabakal mo pa yung babae yan. Makikipag-date ka kay Mr. Kamatayan. Sinong Mr. Kamatayan? Wala naman akong kilalang Mr. Kamatayan, ha? Makikilala mo rin siya. Ayan na. Paana? Ay, ayoko. Kumbaka nga dyan. Ayan mo. Ay, ayoko. Gusto mo ba yata makatingin ng tadyak at sipa, eh? Sa mukha. Ha? Sa mukha. Ay, lito na. Baba na tayo, ha? Careful. Oh, asa ba si Mr. Kamatayan? Diyan! Sa butas na yan! Diyan? Eh, nicho yan ah! Nicho nga don't eh! Don't touch me! Papasok ka sa loob ng nicho niyan. Tapos, sisimentohan namin at ikukulong ka sa butas na yan. Hanggang makita mo sa Kamatayan. Ay, hindi ko tayo. Gusto mo, ha? Ang tip nyo. Babaw nyo ako dyan. Pukulong nyo ako dyan. Hindi ako makakita. Dahil ikaw ang sagabal sa lahat ng mga plano namin ni Tito Olga. Kaya bilisan mo, dalihan mo, pasok na. Ay, hindi ko tayo. Ayoko na. Sabing pasok na. Ayoko. Ayoko. Pasok! Kapa! Pwede. Ayoko. Pasok sa akin! Ayoko. 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 Ayoko.
sa matagal doon yung agayan sa kapapagin ng asubat. Ano? Ano? Naku! Pinaresto at pinakulong ni Don Binancio! Nasa ko sila! Gusto pa kayo pa naman si Monet? Gusto ipasok sa lito na buhay? Gusto ibibig na buhay? Kaya, sayang! Naku, ang dami yung sarili mo, ha? Dahil sa oras na may bigay sa akin ang titulo ng lupang ito, papakasal tayo! May kukul ba? Wala! Pero, sa isang kondisyon, oras na pakasala mo si Chayo, tanay ka, Binifer! Salamat mo! Salamat mo! Kira na! Regalo! Regalo! Ito na nga pala yung pinaka-paborito mo. Pinaka-malaki na atin ko. Ano naman to? Talang ka! Para sa nakawa, Sophia!
tawag mo. Iwanag? Kanina ba? Huwapag ka! Tapusin mo na ang pagdurusa ko! Kailangan mo na ako magpahinga! Pahinga? Ano yun? Bakit hindi ka nalang bumalik sa kuweba mo? At doon matulog ka? Pagkod ka na ba? Ano naman ang dahilan at nalalabog ang iyong katuhan? Ay, sarap ng buhay mo dito. Hayaan mo na ako mamatay, Zafira! Hayaan mo na ako mamatay! Hindi ba't ginusto mo ang walang patapos ang kagandahan? Hindi ba't ginamit mo ang iyong pagkababae para nakawin ang nararapatay sa akin? Zafira! Pwes, binigay ko lang gusto. Maaap na si Betty. Matutuyo ang dagat. Malalakas ang nagtalang sa puno. Ngunit, mananatili kang maganda, iwala. Mananatili kang bata. Magbubulok ang iyong kapaligiran. Ngunit, mananatili kang sarili. Ayoko na! Ayoko na, Zafira! Napahirap na ako! Napahirap na ako! Ayoko na! Napahirap na ako! Ayan yung kagandahan at kabataan. Pus ngayon, sila rin ang sumpupan na magpabaon sa iyo. Sa kapatahon. Hindi pa sapat ang mga taon na pinag-usahan ko.
Hindi mo pala tapos na pamasalaan ako kay Shapira? Konting pasensya na lang, Iwana. Konting bilis. Ito ba? Katambas na walang hanggang kong kabataan. Ito ba? Pagod na ako. Pagod na ako. Boss, malayo pa ba? Tung tayo sa kabilang bundok. Sa kabilang bundok? Eh, boss, may tanong ko lang. Ano? Kanina pa tayo lakad ng lakad eh. Aligo na ba tayo? Pagod na ako eh. Di tayo naliligaw. Doon nga tayo pupunta eh. Hirap na hirap na ako eh. Oh! Ba't ka tumigil? Sandali lang, boss. Pagod na ako eh. Konting pagod lang. Nagre-reklamo ka na. Boss, hindi ako nakatulog kagabi. Sari-saring insekto pumapak sa akin. Kita mo yung kahayupan mo. Matikapa mo insekto, dinadamay mo. Bira naman to, lakas ba lahat ito? Woo! Sir, manay, could I have one small request? 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 Small request? Ano yun? Sabi ko na nga ba, kargahin niyo nga ito. Sa naman? Eto, gusto mo? Sabi ko na sa inyo, huwag niyo na kargahin eh. Pinipilit niyo pa. Kaya ko to! Kaya ko to! Magandang araw, boss. Pwede ko ba magtanong? Ano? Sino ba ang daan pupuntang kabilang side ng bundok? Oo, oh, ito na. Sabi sa'yo, hindi tayo naliligaw. Ang galing talaga ng mama, oh. Ngunit bago ka makarating sa kabilang gilid ng bundok, kailangan tumawid ka ng guba. Ah, ganun ho ba? Magpapaabot ba kayo ng dilim dito? Bakit ho? Eh, sanay naman ho kami mag-camping. Madalas din kami ninaabot ng gabi sa guba. Hindi pang karaniwan ang guba dito. Ano pong ibig sabihin ho? Hindi ba ninyo alam ang kwento tungkol sa gubat na yan? Hindi po. Ano pong kwento dyan sa gubat na yan? Maaaring pagtawanan ninyo ang kasaysayan tungkol sa gubat na ito. Subalit maraming nagsasabing may isang babaeng mahabang buhok na naghahasip ng lagim sa gubat na ito. Sa mga panahon ba naman ito, naniniwala pa rin sa kwento ng inkanto? Inkanto? Wala naman sa usapan natin mga inkanto-inkantong yan ah. Nakaakit siya ng mga lalaki. At inililigaw niya sa gubat. Hanggang sa tuluyan ang hindi makabalik sa civilization. Sige, tatang. Maraming salamat, ha? Teka. Hindi ko ba naiintindihan yung sabi ng tanda? Benta tayo. Sumunod ka rito. Halika na lang. Hila ka talaga, ha? Boss. Ano ba naman yan? Baka totoo yung sinasabi ng matandang may engkanto tayo. Permiso pa yan. Anong engkanto? Wala yan. Baka makakita ko ang babaeng mababok. Akita nyo ko. Ayun ang inakita ko eh. Sige ka, kung ayaw mo. Huwag na ako sa umuwi. Mailuwa ka dyan. Boss. Ibibiro yan. Huwag kang gagalaw. Boss. Huwag. Sinabi mo huwag kang gagalaw eh. Masakit dyan, boss. Pambilirang buhay ito. Ako nagluto eh. Samalaw mo? Hindi. Hindi mas malaw ko. Eh, ba't ka nagdadabog? Hindi naman ako nagdadabog eh. Eh, ba't kanya nagsura ng mukha mo? Nakangiti nga ako. Nakangiti. Oo. Sige. Boss! Ah! Ito, mas masarap! Sige, dalhin mo rito. Uy! Ano ba ito? Ano ba ito?
Puso, ano bakli? May laway mo na yan. Ano ka ba naman? Umaga mo maagi. Balat ang breakfast mo sa akin. Pabira naman to. Masakit-sakit mo na. Oh, ba't wala nalang to kantin ko? Ewan ko. Hindi ko pinapakala niya. Ito akin eh. Bago ako natulog kagabi, sinabit ko yan dyan, puno ng tubig. Balay ko kung ino na yung inkanto yan. Maraming inkanto rito. Inkanto? Ibig mong sabihin nakapaligo ka ng yan lang ang gamit mo? Wow! Marami naman laban to eh. Sandali! Kasing ganda mo ako mapapahama. Payag ako. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ikaw ba yung kantada rito? Kasi, pagkakaalam ko, tuwing kantada lumilipad. O kung hindi naman kaya, hinihipan ang kami. Tsaka, anong ginagawa ng isang kasing ganda mo sa lugar na to? Malapit ba bahay mo rito? Pakiusap niya noon. Huwag mo akong susundan. At isa pa, umalis ka na sa gubat na to. At sa kung mapapahamak ka lang. Hindi kita susundan. Kung ipapangako mo, kikita ulit tayo rito bukas. Ito na ang una at huli nating pagkikita. Hinintayin kita! Hindi ako alis hanggang hindi ka ulit nagpapakita sa akin. Hindi ako alis sa gumbat ito hanggang hindi kita nakikita ko ulit. Sino nga lalaki yun? Isang dayuhan! Hindi siya natatid sa akin. Isang mabay na ginawa, hindi
ba? Aanin ko isang katulad sa kalagayan kong ito. At sino naman ang nag-imbita sa'yo dito? Mayroon ka pa bang maitatago sa akin? Tandaan mo. Mula ng isang pakit, ang iyong katawan, kaisipan at kaluluwa ay napunta sa akin. Hindi mo na kailangan ipaalala sa akin yan, Safira. Ngunit, marami at dapat sa liwain sa'yo, aking kaibigan. Baka nakakalimutin. Oras na ikaw ay umigit sa sino mang nilalang. Tumigil ka! Kapag itinating mo ang iyong puso sa sino mang lalaki, mortal man o engkanto, siya'y mapapahaw. Tumigil ka! Tumigil ka namin! At ikaw na naman ang magiging dahilan kung bakit ang isang inesenteng lalaki ay matutulak sa kapahamakan. Ano ka ba? Bakit ba ang dami-dami ito? Bakit ba ang dami-dami mong tanong? Boss, di mo nakikita? Nasa gitna tayo ng gubat. Baka totoo siya sabi nung matanda na ano? Wala akong pakialam sa sinabi nung matanda. Okay? Basta hindi ako aalis dito hanggang di ko siya nakikita muli. Pero bakit naman, boss? Bakit? Pwede ba, Ben? Kung gusto mo na umuwi, hindi kita kailangan dito. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Pero boss, paano naman ako? At mga kahit kuli, ha? Hey! Thank you.
Bakit ko pa siya nakilala? Kung hindi din magbubuo ang aming pagmamahalan. Tatagan mo ang iyong kalooban, liwanag! Ang sumpa ay hindi ang daang-daang taong maakal. May kabubuhay. Ang sumpa ay ang hindi pagkakait ng pagpapahinga. Ang sumpa ay ang muling makaranas ka ng pagmamahal na hindi mo naman makakamit. At nangyari yun dahil ako nagustuhan ang napupusuan ni Safira. Kasalanan ko ba yun? Bakit akong pinarurusahan niya? Hindi dahil na ginagamit ni Safira sa pagyayabang ng kanyang kapangyarihan. Liwanag, hahanap kami ng paraan. Tutulungan ka namin. Wala alam nilalabag mo na sa akin. Sumpa ko, tita. Matutupan na kagustuhan ni Safira. Pagpunan ang mundo. Mabili ko si Dirty. Ngunit nalatili akong buhay. At nag-iisa. Matigas kayo ni lahat. Baka walang silbi. Buti pa sa Maynila. Walang ganitong trabaho. Oh, wala ba? Ani tap tap lang natakot ka na. Tap tap. Basta tap tap. Oy. Beloy. Hindi ako nakikipagbiroan sa... Boss! Totoo! Nele tap tap dong, boss! Ani tap tap dong, boss? Saan? Doon, boss! Ani tap tap. Pag ako walang nakita, magtago ka na sa pinanggalingan mo, ha? Hindi, hindi. Hindi ako sisinungaling, boss. Doon, boss, yung ani tap tap. Halika na. Ano ka, bakli? Eh, sasama naman talaga ako sa inyo, boss eh. Sige na, mauna na kayo. Mas matapag naman kayo eh. Ay, kayo yung maliit yan eh. Kayo yung malaki. Ba't kayo naman kayo, ha? Kami yung mga alitap-tap na nakita ninyo kanina. Nagkatuwang tao kami para ba hindi kayo matakot. Batid namin dakilan yung puso. At ikaw lamang ang makakapagligtas kay Liwanag. Kilala niyo si Liwanag. Kung talagang kaibigan niyo siya, sasabihin niyo sa akin kung nasaan siya. May malupit na engkantadang naggawad ng sumpa kay Liwanag. Hindi magkakatuluyan ang inyong pag-iibigan hanggang hindi natatanggal ang sumpa sa kanyang pagkatao. Walang sinuman lalaki ang makakakuha ng kanyang puso. Anong dapat kong gawin? Sa pagsapit ng dilim, sa kabilang dako ng gubat, ay matatagpuan niyo ang tirahan ni Safira. At ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay napapalob sa kanyang ginintoang kahon. Ginintoang kahon? Kapag nabuksan mo ang ginintoang kahon, lahat ng kapangyarihan ni Safira ay maglalaho. Pati na rin ang mga binigay niyang sumpa sa mga kawawan nila lang. Yun lang ba dapat kong gawin? Buksan ang kahon at maglalaho lahat ng kapangyarihan ni Safira? Hindi napakasimpleng gawin na sinabi ko. Marami na nagtangka, pero wala pa rin nagtagumpay. Magtagumpay ako. Sapagkat dakilang yung pag-ibig at handa mong isugal ang iyong buhay upang makamit si Liwanag. Palayasin mo ang sumpa, palayain mo si Liwanag. Delikado dyan ah. Kamayingay. Eh, delikado yung pupunta natin, ha? Sinabi ko magkamaingay. Malamang dyan nakatira yung kantada. Malamang nga. Kaso,
Anong magagawa ng shotgun mo? Tsaka ng itako? Eh kung magicin tayo ng katadan yan. Alam mo, kung ititigil mo yung katadaldal mo at sasarang yung bunganga mo, baka sakaling may chance pa tayo. Halika na. Tingnan. Boss, wala lang. Turugista yata nakatira dito eh. Ba't turugista? Kapsirip yata ito eh. Loko. Kasi tayo. Baka mabutan ko tayo may ari dito eh. Hindi tayo alis at hindi natin nakikita ang kahon. Kahon? Wala. Wala kahon. Alis tayo. Maghanap ka dyan. Maghanap ako rito. Wala talaga, boss. Ano ito ba ang hinahanap? Hindi. Hey! Sino ka? Akin ang ginto kahon. Hindi na, tayo dito. Ano ko kung mapahilig na? Pangahas ka, binata. Ngayon, tikman mo ang lupit ng aking kapangyarihan. Bakit yung pinapunta si Polly kay Safira? Yun lamang parang iwanag. Ang isang mortal lamang ang maaaring makasilat sa kapangyarihan ng engkanto. Ngunit baka mapahamak siya. Traidor si Safira. Bakit alam mo? Akala niyo ba'y mauugtakan niyo ko? Kayong mga peste insekto kayo. Gusto niyo akong kalabanin? Anong ginawa mo sa binata? Kung ano ang nararapat sa mga humhang na katulad niya. Sinaktan mo siya? Sinaktan mo si Polly? Sabihin na natin, kahit nakadilat ang kanyang mga mata, hindi na niya masisilayan ang iyong kagandahan, liwanag. Pinulak mo siya! Wala na ba siya ginagong kasalanan sa'yo, ah? Bakit mo siya pinurusahan? Ang tangkain niyang nakawin ang lahat ng aking kapangyarihan. Sa palagay mo ba'y magsasawalang kibu na lang ako? Safira! Safira! Gagawin ko lahat ng gusto kong gawin ko. Ipalipo lang ang paningin niya. Makawa ka sa kanya. Huwag mo na siyang igamay sa'yo pagpaparusa sa akin. Ang babaeng nagmahal sa akin. Ang babaeng nagsisisi sapagkat mayroon na namang isang lalaking napahamak ng dahil sa kanyang kagandahan. Maawa ka! Gusto mo bang alisin ko ang sumpa sa kanya? Gusto mo ibalik ko ang kanyang mga paningin? Oo, kahit ano gagawin ko! Kahit ano gagawin ko! Pwes, ayan ang gunting. Kupitin
mo ang hindi. At hindi mo makakakita ang binata. Huwag iwanan! Huwag ka masinig sa kanya! Ngayon, patunayan kung gano'ng kumahal ang lalaki mo. Thank you.
tayo ng lumalaban. Kesa mawala ka sa buhay ko. Thank you.
Thank you.